Para sa araw na ito ay aaralin natin ang microscope kasama ang kanyang iba't ibang parts and functions ng bawat parte. Una rito ang pagbibigay ng kahulugan ng microscope. It is an instrument that can magnify or enlarge the image of objects katulad ng viruses, bacteria, and other organisms. Sa loob ng laboratory, madalas natin ginagamit ang isang klase ng microscope, which is what we call compound light microscope. Ito ay isang compound microscope. Bakit nga ba tinawag na compound ang isang compound microscope? Ito ang dahilan because it consists of two kinds of lenses. Ano-ano ang dalawang klase ng lenses na meron siya? Una, ocular lens. And pangalawa, objective lens. Ready na ba ang lahat? Kung oo, simulan na natin ang pagkilala sa buong parte ng microscope. Una, ocular lens or eyepiece. It is where what you look through at the top of the microscope. Dito tayo tumitingin para makita yung imahe na nabuo sa microscope. Next, meron tayong tinatawag na body tube. Ano ang function nito? It connects the ocular lens or eyepiece and the objective lenses. Saan nga ba na makikita ang objective lenses? Ito ay makikita sa susunod na part. Ito yung tinatawag nating revolving nose piece. From the word itself, it holds the objective lenses in place and allows it to revolve o para umikot. Kung gusto mong ibahin ang objective lens na ginagamit mo, ikutin lamang ang revolving nose piece. Sunod, ang objectives. These are primary optical lenses used to magnify an object. Ito yung susi o ang susi kung bakit lumalaki ang object ng isang microscope. Now, meron tayong dalawang madalas na ginagamit na objectives. Una, ang LPO. At pangalawa, ay ang HPO. Ano nga ba yung LPO? Ito yung low power objective. At ano naman ang HPO? Ito yung high power objective. Kaya kung mapapansin ninyo, mas clear ang imahe sa HPO. At kung gusto nyo ng overview tungkol sa specimen, gagamitin natin ang LPO. Pero kung gusto naman natin yung detalyadong specimen, just change it into HPO. Sunod ay ang arm. Ano nga ba ang functions nito? It connects the body tube to the base. At ito yung hinahawakan natin kasama ng base while transferring it from one place to another place. Next, the stage. This is where the specimen to be viewed is placed. Yung specimen, ilalagay natin siya sa glass slide. Pagkatapos, yung glass slide ay ilalagay natin sa stage. Ang kasunod na part ay ang stage clips. It holds the glass slide in place. Para hindi gumalaw o shaky ang ating glass slide while we are viewing the specimen in the microscope. Another part is the iris diaphragm. Ano kaya ang functions nito? It controls the amount of light
reaching the specimen. It is also essential to have enough light to view the specimen. Next, the light source, o yung tinatawag nating illuminator. From the word itself, it is the source of light, typically located at the base of the microscope. Sa mga common na laboratories, they used a mirror o salamin as their light source. They used natural light to illuminate the object or specimen. Then, meron din tayong coarse adjustment knob or yung tinatawag natin CAK. Bakit siya tinawag na coarse? Kasi makapal at malaki yung knob na iniikot natin. Ano ang functions nito? It brings the object into approximate focus by raising and lowering the stage. Kung gusto mong mas malapit yung imahe sa'yo, just raise it. Pero kung mas gusto mo na mas malayo sa'yo, just lower it. Next, fine adjustment knob. Dahil sa part na ito, it brings the specimen into sharp focus. Yang fine o maliit na knob, iikutin natin para maging high o sharp yung magiging focus ng imahe na ating nakikita. Hindi siya blurred, instead na with high resolution. At panghuli, the base. Well, it is used to support all the parts of the microscope. Ito din yung hinahawakan natin kasama yung arm in order to carefully carry the microscope whenever we need to transfer it from one place to another place. Bilang summary sa ating talakayan ngayong araw, ay ipapakita ko yung 3 major parts ng microscope sa pamamagitan ng mga imahe. A microscope is a tool which can help you see tiny objects and living organisms. It comprises of 3 major parts based on their functions. 1. Magnifying, 2. Illuminating, and 3. Mechanical parts. So meron tayong 2 parts ng microscope under magnifying. Una, ocular or eyepiece. Pangalawa, objective lenses. So nabanggit natin kanina yung 2 klase ng objective lenses. Una, yung HPO at pangalawa, yung LPO. Second major part is the illuminating part. Ito naman yung mga parte ng microscope under it. Una, diaphragm. Pangalawa, stage condenser. At pangatlo, mirror. Third major part of the microscope is the mechanical part. Ito naman ngayon yung mga parts ng microscope under mechanical. Una, the CAK or yung coarse adjustment knob. Pangalawa, FAK or yung tinatawag nating fine adjustment knob. Pangatlo, arm. Pangapat, inclination joint. Panlima, body tube. Panganim, stage clip. Pampito, stage. At pangwalo is yung tinatawag nating base. At dyan nagtatapos ang ating talakayan patungkol sa microscope. At panghuli, ako ay umaasang ang bidyong ito ay malaking tulong sa iyong pag-aaral sa science. Hanggang sa muli, maraming salamat.